The Voice of Reformation. There's a church in the Voice of Reformation, hosted by International Missionary Society, Seventh-day Adventist Church Reform Movement. No spot. The Lord said, "And if ye will not be reformed by me by these things, I will punish you yet 7 times for your sins." How sweet. This program presents the love of God to all mankind and how we may show our love also to Him. This will give very informative lessons of what happens to the Church of God in every period of time, especially in this last period in our time. This program will guide the people back to the original teachings and doctrines based on the Bible and the spirit of prophecy. It is our pleasure also to answer all questions and clarifications, especially on what shall we do to be prepared to face the great day of the Lord and have the certainty for the glorious future. Please welcome the Voice of Reformation. Hello, brothers and sisters, my dear friends. How are you today? And again, welcome to the Voice of Reformation. And before we'll continue, again, we will have to pray. Our most gracious and heavenly Father, again, we are here with bending knees and humble hearts, and we are so thankful today that again you allow this opportunity that we can have this time to study your words again. And I hope that you will bless all of us and give us a good understanding, or you will give us wisdom that we can understand the words that we are going to study, especially the listeners, the viewers, that this study can help us also to be careful and to analyze ourselves before the data we can check and we can do a reformation during this time of preparation. Thank you, Lord, for answering all our prayers. For we ask all these things in Jesus' name we pray. Amen. Mga kapatid, patuloy po ang ating pag-aral sa salita ng Diyos at naway pagpalain po tayo. At ihanda po natin ang ating mga sarili na mapakinggan at matanggap ang mga importanteng katotohanan na para po sa atin na interesado po na magiging mga anak ng Diyos. And today, again, somebody is requesting me to discuss about this important issue that many people when confused about this. That many are telling many things, but they cannot prove. That's why today, I hope that we can discuss properly according to the Bible and the spirit of prophecy about these things that we need to discuss. And I will use share screen this time so that you can see these passages or the proofs of the things that we will discuss for this time. Now, we can see this one. The topic of our study for today is about the Laodicea. No, this is the seventh church. If we will study about the seven churches in Revelation chapter 2 and chapter 3, the last book of the Bible. There are seven churches recorded in the two chapters of the last book of the Bible. And the seventh church is the Laodicea. Now, all of the people today, all of the churches today, we are all under the Laodicean period. But we must not be under the Laodicean condition. Why? Now, what Laodicea means? And to whom this Laodicea should be applied? Now, according to what is written here, I would like to read first these passages. First in Selected Messages Book 2, page 66. And ito po ang nakasulat.
the message to the Laodiceans is applicable to Seventh-day Adventists who have had great light and have not walked in the light. It is those who have made great profession but have not kept in step with their leader that will be spewed out of his mouth unless they repent. So kanino po pala ito i-apply itong Laodicea? Sino po itong Laodicea? Now, malinaw po mga kapatid, hindi ko po binasa, hindi ko po dinala diretso dito yung Bible verses dahil dito po ang karamihan tumingin. Kaya ito po ang inuna ko. Now, dito ay malinaw po mga kapatid sa passage nito na the message to the Laodiceans is applicable to Seventh-day Adventist. Anong klaseng Adventist or Seventh-day Adventist? Ayon sa nakasulat, who have had great light and have not walked in the light. It is those who have made great profession but have not kept in step with their leader. That will be spewed out of his mouth unless they repent. Sa versikulo sa passage na ito, mga kapatid, nalaman at malinaw po na ito ay applicable for the Seventh-day Adventist. Applicable po ito sa atin, mga kapatid, na mayroon po tayong malaking pribilehiyo. Mayroon po tayong great light. Ngunit pag hindi po tayo lumalakad ayon sa liwanag na ating natanggap, ayon sa liwanag na ating nalaman, ay medyo magkadelikado po tayo, mga kapatid. At tayo ay spewed out, no? Isusuka po tayo, mga kapatid, mula sa bibig ng ating Panginoon, no? Unless we will repent. At alam po natin, mga kapatid, what is true repentance. It is easy to say that we need to repent or I am repenting. But we need to prove it. And true repentance is turning away from sin. Now, in Bible Commentary Volume 7, page 66, ayon po sa nakasulat dito, to the church of the present day, this message is sent. I call upon our church members to read the whole of the third chapter of Revelation and to make an application of it. The message to the church of the Laodiceans applies especially to the people of God today. So, kanino daw? Now, ito, pangalawa na po ito nating nabasa na itong sabi ng ating propetisa na ang mensahe po, the message to the Church of Laodiceans applies especially to the people of God today. Hindi po ito applicable sa mga tao noon, nung una, sa Old Testament, kung hindi, ito ay aplikado sa mga tao ng Panginoon sa ngayon. It is a message to the church, or it is a message to professing Christians who have become so much like the world that no difference can be seen. Now, dito, no, basahin na po natin ang Revelation chapter 3, verses 16 to 18. Ito po ang nakasulat. So then, because thou art lukewarm and neither cold nor hot, I will spew thee out of my mouth, because thou sayest, I am rich and increased with goods and have need of nothing. And knowest not that thou art rich and miserable and poor and blind and naked. I counsel thee to buy of me gold tried in the fire, that thou mayest be rich, and white raiment, that thou mayest be clothed, and that the shame of thy nakedness do not appear, and anoint thine eyes with eye salves, that thou mayest see. Now, dito ay malinaw, mga kapatid, na ipinakita, isinulat dito sa Kapitulo 3, versikulo 16 hanggang 18, na isinulat dito na bakit siya tinatawag na Laodicea, dahil mahaba po ang explanation nito. Pwede pa po sana nating i-explain about Lao. This is representing or pointing to the people. Dicea or Dicea. Now, it is judgment. It means judgment, or the people to be judged, meaning the people in the last days that needs to be judged. Now, here, ipinakita dito na sabi niya, itong iglesyang ito, itong mga taong ito,
ay tinatawag na una, lukewarm. Hindi mainit, hindi rin mabalamig. Sa daling sabi, alabaab, no? Now, sabi dito, isusuka kita, no? I will spew thee out of my mouth. Yan ang sabi ng Panginoon. Because thou sayest, I am rich and increased with goods. Ako po ay mayaman, no? Maraming kayamanan and have need of nothing. Wala na pong kinakailangan, hindi na po nagkulang, no? And knowest not that thou art rich and miserable and poor and blind and naked. Very proud po, sabi, mayaman at wala nang kinakailangan, wala nang nakulang, no? Ngunit sa harap ng heavenly or divine witness, nakita po na ano daw? Sabi dito, nakalagay dito, knowest that thou art rich and miserable and poor and blind and naked. Kaya dahil sa ganitong kalagayan, sabi ng Panginoon na isuka. I will spew thee out from my mouth. Yan po ang pangako na isuka pag nanatili, pero may solusyon po na ibinigay ang Panginoon. Ano po ang solusyon? Sabi po dito, I counsel thee to buy of me gold tried in the fire. Dapat magbili mula sa Panginoon, galing sa Panginoon, magbili ng gold tried in the fire. Hindi basta-bastang gold, but gold tried in the fire. Yan ang una. Pangalawa, and white raiment that thou mayest be clothed. White raiment, puting damit, mga kapatid. Pangalawa. Now, ang pangatlo, and anoint thine eyes with eye salves that thou mayest see. Dahil hindi nakita na hindi nakakita sa kanyang tunay na kalagayan na siya pala ay hubad, no? At nakita yung kahihiyan, hindi nakita, ay kinakailangan yung eye salves. Na pag wala itong eye salves, mga kapatid, hindi po natin makita yung tunay nating kalagayan. Iniisip o isipin po natin palagi na we are right, we are right. Sinasabi natin sa mga tao na we are ganito, no? Tama tayo, sila ay mali, tayo ang tama. Bakit po ganun? Dahil hindi natin nakita ang tunay nating kalagayan. Bakit? Dahil tayo po ay blind. Nangailangan tayo ng eye salves. Anong purpose? So that we can see our real condition. So ano-ano po yung tatlong ipabili ng Panginoon para hindi po tayo isuka, para hindi po tayo manatiling Laodicea, para hindi tayo manatiling lukewarm. Now, ano itong mga tatlo? Una, gold dried in fire. Pangalawa, white raiment. Pangatlo, eye salves. Now, ano-ano itong mga bagay na ito, mga kapatid? Yan po ay tingnan po natin sa unahan. Ang early writings, page 109. And unless they heed the counsel of the faithful and true witness, and zealous, repent and obtain gold tried in the fire, white raiment and eye salves, he will spew them out of his mouth. Pag hindi daw tayo nagbili ng gold tried in fire, white raiment and eye salves, pag hindi tayo nagrepent, no, at nakakuha, nakabili ng mga bagay nito, ayon sa nakasulat, we will be spewed out from the mouth of the Lord. Now, ano kaya ang ibig sabihin ng isusuka tayo? Pag naisuka tayo, ano ang ibig sabihin noon? Now, matutunan natin yan mamaya. Now, volume 4, page 88. The true witness counsels us to buy of him gold tried in the fire, white raiment and eye salves. The gold here recommended as having been tried in the fire is faith and love. Yan po ang ibig sabihin ng gold na ipabili ng Panginoon. Nangailangan tayo, mga kapatid, na magkaroon ng faith and love. It makes the heart rich, for it has been purged until it is pure. And the more it is tested, the more brilliant is its luster. Ito ang pinakaunang dapat nating bilhin. Ito ang pinakaunang dapat makamtan po natin, na magkaroon po tayo ng tinatawag na tunay na faith and love. Yan po ang nagrepresenta o nirepresentahan ng gold tried in fire. In OHC, chapter 345. The eye salves, the word of God, makes
the conscience smart under its application, for it convicts of sin. But the smarting is necessary that the healing may follow, and the eye be single to the glory of God. Says Christ, by renouncing your own self-sufficiency, giving up all things however dear to you, you may buy the gold, the raiment, and the eye salves that you may see. Kinakailangan na mabili at magkaroon tayo ng mga bagay na yon para tayo po ay hindi isuka ng Panginoon at upang tayo ay makakita sa sarili nating kalagayan. Now the question is, can Laodicea fall? This is the same question with our previous study. Can Seventh-day Adventist fall? Is the Seventh Adventist could be fallen? Is there possibility that the church, Seventh-day Adventist, the Laodicean church, could be apostatized? Those questions were the same questions. Now, this is still one important question to answer concerning Laodicea, which is uppermost in the mind of every true Adventist. Is it possible for the Laodicean church to fall? Or can this never happen? Let us go to the testimonies again and see for ourselves. Puntahan po natin ang testimonies. At tingnan po natin, mga kapatid. Sabi po dito sa volume 1, 263, I was shown that dreadful sins are before us. Satan and his angels are bringing all their powers to bear upon God's people. He knows that if they sleep a little longer, he is sure of them, for their destruction is certain. Pwede palang mahulog, mga kapatid. Kung kahit kunti lang, pag tayo ay natulog, no, spiritually, ayon sa nakasulat dito, if they sleep a little longer, he is sure of them, for their destruction is certain. Yan po ay nakasulat. Second, Jerusalem is a representation of what the church will be if it refuses. If it refuses to walk in the light that God has given. Testimonies for Church, Volume 8, page 67. Now, ang Jerusalem daw ay sila ang is a representation of what the church will be if it refuses. Kung ano ang mangyari sa mga iglesia or sa iglesia, kahit tunay na iglesia, kung ito ay mag-refuse to follow in the light that God has given, maging katulad din ng Jerusalem na iniwanan ng ating Panginoon, na sila rin sa harap ng Panginoon ay kinakonsider na hulog sa kanyang harapan. Pangatlo, the church will be weighed in the balances of the sanctuary if her moral character and spiritual state do not correspond with the benefits and blessings God has conferred upon her, she will be found wanting. Testimonies for Church, Volume 5, page 83. Yan po ay nakasulat din. Now, Testimonies for Church, Volume 5, 7-7, 7-8, I have seen that self-glorification was becoming common among Seventh-day Adventists, and that unless the pride of man should be abased and Christ exalted, we should, as a people, be in a better condition to receive Christ at His second advent than were the Jewish people to receive Him at His first advent. Napakadelikado po. Kaya malinaw po dito na wag po tayong palaging umasa na ang pangpitong iglesia ay last church na ito, na hindi na po ito mahulog. Na kiniklaim natin bilang Seventh Adventist tayo na tayo ang Laodicea, no, na maraming mga pasaway, pero ito ay mahal ng Panginoon at samahan ng Panginoon hanggang sa katapusan ng kapanahunan. Huwag po tayong manatili lang doon, mga kapatid, dahil ayon sa nakasulat, may condition po na pag hindi tayo lumalakad, pag nagpakita tayo na tayo ay unfaithful, ayon sa nakasulat, tayo po katulad ng dating Israel na iniwanan ng Diyos, tayo rin or yun din ay mangyari din sa atin. Now, ito panglima, because they failed of fulfilling God's purpose, the children of Israel were set aside and God's call was extended to other peoples. If these two prove unfaithful, will they not in like manner be rejected? Christ Objectlesson, page 304.
yan po ay nakasulat. Sabi po ng ating propetisa na katulad ng dating bayan ng Diyos, the ancient Israel, sila po ay iniwanan ng Diyos at sila ay isinintabi, no, bilang chosen people of God. Bakit? Dahil ayon sa nakasulat dito, na failed sila sa pagsunod sa gusto ng Panginoon na sundin ng kanyang mga anak. These five statements make it very clear that the testimonies of warning given to the church are no idle threats, but that indeed, if not faithful, the church can and will be rejected by the Lord. Itakwil at iwanan po tayo, mga kapatid, at mahulog po, no? May posibilidad na mahulog po ang bayan ng Diyos. Ito po ay napruibahan sa mga statements, lima pa lang yung binasa natin. Now, balikan natin ang Revelation chapter 3. At doon tayo sa versikulo 18. Anong offer dito, mga kapatid, upang hindi matuloy na tayo ay isuka ng Panginoon? Ayon sa nakasulat sa versikulo 18, I counsel thee to buy of me gold tried in the fire, that thou mayest be rich, and white raiment, that thou mayest be clothed, and that the shame of thy nakedness do not appear, and anoint thine eyes with eye salves, that thou mayest see. Here is brought to view Christ's threefold offer of mercy, an offer that would remedy all the ills of the church. Ito ang gusto ng Panginoon na ipabili sa atin bilang Seventh-day Adventist people, na dapat nating makamtan itong mga bagay na ito, itong tatlong bagay, para ang ating iglesia or tayo ay hindi tuluyang isusuka or isuka ng ating Panginoon. The gold hair recommended as having been in the fire is faith and love. Yan, nabasa natin yan kanina. Now, the white raiment is purity of character, the righteousness of Christ imparted to the sinner. Yan, kailangan po natin yan. Kailangan natin ang faith and love, kailangan natin ang righteousness of Christ imparted to the sinner. Now, pangatlo, kailangan natin, the eye salves is that wisdom and grace which enables us to discern between the evil and good and to detect sin under any guide. Guys, God has given His church eyes which He requires them to anoint with wisdom that they may see clearly. But many would put out the eyes of the church if they could. The divine eye salves will impart clearness to the understanding. Christ is the depositary of all graces. He says, buy of me. Ito po ay nakasulat sa volume 4, pages 88 and 89. Now, ito po, mga kapatid, ay malinaw kung gaano ka-importante itong tinatawag na mata ng iglesia. At ano itong mata ng iglesia? Now, mga kapatid, we understand that the eyes of the church to be the spirit of prophecy. Kung basahin po natin ang 1 Samuel chapter 9, verse 9, it will be evident to the observant students that the counsel of the spirit of prophecy is indeed needed most earnestly by the church today. As Seventh-day Adventist Church, swerte po tayo, no, na mayroon tayong tinatawag na mata sa iglesia, na yan po ang propetisa. Ngunit, ang problema po, hindi natin makita yung tunay na kalagayan dahil nireject natin. Ayon po sa nakasulat dito, na ang dami po na they put out, but many would put out the eyes of the church if they could. Then the divine eye salves will impart clearness to the understanding. Yan ang importante, mga kapatid, na ipabili. No? Ang problema lang, gustong ng marami ngayon na itabi na yung spirit of prophecy. Yung that testimonies, yung sulat na isinulat ng ating propetisa na tinatawag na mata ng iglesia. Kaya ang resulta, nagkaroon ng power, nagkaroon ng liwanag, kaso walang mata. Pag walang mata, makakita ba? Hindi na makita. Palagi na lang iniisip na tama. Pero hindi na makita kung ano ang mga kamalian, kung ano ang problema, kung ano ang tunay na kalagayan. Kaya mga kapatid, sa oras na ito, ako po'y nanawagan. I am encouraging everybody that we need to have this gold tried in fire, representing the faith and love. At we need also this white raiment, which is the purity of character, the righteousness of Christ.
para hindi na po ang ating ugali ay makikita, kundi ang ugali ng ating Panginoon ang makita kahit saan tayo nagpunta. Pangatlo po, nangailangan tayo ng eyesalves. Kailangan natin ang mata ng iglesia. Kailangan natin ang spirit of prophecy. Hindi lang po ang Bible ang dapat nating basahin, kundi ang spirit of prophecy. Huwag nating kalimutan, mga kapatid, in the time of the New Testament, in the time of the apostles, wala pa po silang New Testament sa panahon yun. Ang ginamit po nila ay yung Old Testament. Yung scriptures na ginamit nila ay Old Testament. In the time of the early Seventh-day Adventist, wala pa po silang tinatawag na Council for the Church, wala pa po silang tinatawag na selected messages, wala pa po sila nitong tinatawag na the Desire of Ages. Now, ang ginamit nila ay yung New Testament at saka Old Testament. Ngunit nung namatay ng ating propetisa at well-organized na ang Seventh-day Adventist, meron na po tayo nito ngayon, mga kapatid. Kaya ang ginagamit natin palagi ay Bible, Old and New Testament, and the Spirit of Prophecy. Itong lahat na mga ito ay salita ng Diyos. Pero pag itakwil natin, isantabi natin ito, mga kapatid, itong mata ng iglesia, magiging bulag po tayo, no? At tayo ay hindi makita sa tunay nating kalagayan. Kaya iniisip natin, very proud pa rin tayo na marami kami, ang Panginoon ay nasa amin, dahil ang dami na po namin, millions na po kami, naubos na po namin ng lahat ng mga bansa sa buong sanlibutan. Pero ang tanong, ilang bansa ang napasok natin na naturuan ng kumpletong turo? Yan po ang tanong, pag-aralan po natin yan sa sunod na mga pag-aaral. Now, dito kinakailangan itong tatlo, magkapatid, na ating makamtan upang tayo po ay hindi tuluyang isuka ng ating Panginoon. Now, i-call for reformation. Ang Revelation chapter 3, verses 19 to 20. Now, kung basahin natin yan, magkapatid, God in His mercy does not reject anyone without giving him an opportunity to repent. Hindi nagpadala ng parusa or hindi nagpadala ng ano ang Panginoon, mga kapatid, kung hindi niya muna binigyan ng mga warnings. May binigyan tayo ng mahabang panahon, oportunidad na tayo po ay magsisi, magbago, magreform. God never forsake His people or individuals until they forsake Him. Makita po natin yan, Selected Messages, Book 2, page 378. Kaya, kailangan, mga kapatid, yung condition pa rin, sundin natin dahil iniisip natin na hindi tayo iwanan ng Panginoon kahit iniwanan na natin siya. Ay, yan ay problema. Now, ang Proverbio Kapitulo 1, versikulo 23 hanggang 26 ay nakasulat po dito, mga kapatid. Turn you at my reproof. Behold, I will pour out my spirit unto you. I will make known my words unto you. Because I have called and ye refused. I have stretched out my hand and no man regarded. But ye have set at naught all my counsel and would none of my reproof. I also will laugh at your calamity. I will mock when your fear cometh. Now, ito ay malinaw, mga kapatid, na ayon po sa nakasulat dito, pagtawanan tayo ng ating Panginoon pag dumating man ang mga kalamidad, no? At pag dumating na tayo ay nasa delikadong kalagayan, pagtawanan tayo ng Panginoon kung tayo ay hindi or ayaw makinig sa kanya mga counsel. Ang problema, sa panahon ngayon, karamihan ng mga tao ay sabing, counsel, that's only a counsel. So, pwedeng sundin, pwedeng hindi. Pero kahit Bible, mga kapatid, ang Biblia, counsel din ng Panginoon. Mabasa natin. Pag hindi natin, ayaw nating sundin dahil counsel lang, darating ang panahon na pati Biblia ay ayaw na po nating sundin. Kaya hindi po yun maganda. Pag counsel, instructions, no? Mga galing sa Panginoon ay dapat po nating sundin dahil nakakabuti po yun sa atin. Ibinigay ng Panginoon hindi po para tayo ay masira, kung hindi ibinigay ng Panginoon yun para po sa ating kabutihan. Now, ang volume 3, 253 and 254, the plain message of rebuke to the Laodiceans is not received. Many cling to their doubts and their darling sins while they are in so great a deception as to talk and feel that they are in need of nothing. They lack almost every qualification necessary to perfect Christian character. They have not a practical knowledge of Bible truth,
which leads to loneliness of life and a conformity of their will to the will of Christ. They are not living in obedience to all God's requirements. Yan ang malaking problema. Ang dami kong namit kahit sa mga group chat, nakita ko napakayabang. Pag nagsalita, grabe katapang at kayabang at napakapositibo. Pero hindi po yun ang tunay na ugali ng tunay na mga tao o anak ng Diyos. Yan, bakit nangyari yung ganun? Dahil ayon sa nakasulat, they lack almost every qualification necessary to perfect Christian character. And they have not a practical knowledge of Bible truth. Dala-dala ang Biblia, but they don't have or they have not a practical knowledge about the truth content in the Bible. Now, which leads to loneliness of life and a conformity of their will to the will of Christ. They are not living in obedience to all God's requirements. Kung minsan, may ilan lang sinusunod pero pinapakita lang sa mga tao. Pero ang gusto ng Panginoon, mga kapatid, na ang goal natin ay masunod na lahat na requirements ng Diyos. Yun po ang goal ng bawat isa sa atin kung gusto natin talaga na magiging tunay na bayan ng Diyos. Now, letter 44:19-3, Bible commentary, makita po natin dito, volume 7. No? Half-hearted Christians are worse than infidels. For their deceptive words and non-committal position lead many astray. The infidel shows his colors. The lukewarm Christian deceives both parties. He is neither a good worldling nor a good Christian. Satan uses him to do a work that no one else can do. Sino po ang gagamitin ni Satan? Ayon po sa nakasulat, gagamitin po ni Satan yung nasa lukewarm condition. Yung Christian na nasa lukewarm condition. Parang neutral, mga kapatid. Pwedeng kumain, pwedeng hindi, pwedeng magluto, pwedeng hindi, pwedeng sumali sa gira, pwedeng hindi. Delikado po yung ganun. Dapat mayroon tayong talagang positibo tayo. No, kung hindi, ay hindi. Kung pwede, ay pwede. Dapat sundin natin, mga kapatid, kung ano ang instruction na sinabi ng Panginoon. Now, ano ang mangyari kung hindi tayo mag-repent? Kung hindi tayo magbago? Pag nagpatuloy tayo sa ganyang kalagayan, ano ang gagawin ng Diyos? Sa volume 6, 408, ano ang sinabi dito? To those who are indifferent at this time, Christ's warning is, because thou art lukewarm and neither cold nor hot, I will spew thee out from my mouth. I will spew thee out of my mouth. Yan po ang gagawin ng Panginoon. Isuka niya pag nagpatuloy tayo sa ganyang kalagayan na lukewarm condition. Isusuka po tayo. Now, Revelation chapter 3, verse 16. The figure of spewing out. Anong ibig sabihin nitong spewing out? Nitong isuka tayo. Anong ibig sabihin yan? The figure of spewing out of his mouth means that he cannot offer up your prayers or your expressions of love to God. Wala po ito sa Biblia. Hindi na po ito isinulat doon sa Revelation chapter 3. Anong ibig sabihin nitong spewing out? Nitong isuka kita. Hindi na po ito in-explain doon. Pero in-explain dito sa propetisa ng Diyos sa iglesia. Ano ang sinabi niya? The figure of spewing out of his mouth means that he cannot offer up your prayers or your expressions of love to God. Kahit yung expression of love, kahit yung mga prayers natin ay hindi na po, no, madala ng ating Panginoong Hesus doon sa Ama. Hindi na niya mai-offer yung ating mga prayers. Ibig sabihin, hindi na makaabot. Pray tayo ng pray. Gumawa tayo ng kahit anong ginawa natin para sa iglesia. Pero hindi na po yan makakaabot dun sa langit. Hindi na makakaabot dun sa Ama. Isa yan sa sinabi dito kung anong ibig sabihin sa salitang isuka kita. He cannot endorse your teaching of His word, of your spiritual work in any wise. Kahit yung mga turo pala natin, yung mga turo, yung mga ginagawa natin, mga kapatid, hindi na ma-endorse ng ating Panginoon yun doon sa Ama. He cannot endorse your teaching of His word or your spiritual work in any wise. He cannot present your religious exercises with the request that grace be given you.
Napakadelikado pala mga kapatid pag tayo ay naisuka na. Maari po, di natin alam na tayo pala ay matagal nang isinuka ng Panginoon. Gumagawa man tayo ngayon, nagpray man tayo ngayon, umaawit man tayo ngayon, nagsamba man tayo ngayon, pero yung lahat po ay hindi na po madala ng ating Panginoong Hesus doon sa Ama. Hindi na po yun makakaabot doon sa langit. Kahit yung mga prayers natin. Kaya huwag nating hayaan mga kapatid, huwag nating pahintulutan na tayo ay tuluyang isuka ng ating Diyos. Ano po ang solusyon? Ayon sa nakasulat, we need to repent and we need to buy those three important things. Gold tried in fire, white raiment, at saka yung eye salves. Yun, mga bagay na yun, kinakailangan. Kaya huwag isang tabi ang spirit of prophecy. Huwag kayong magalit kung may mga sinabi ang spirit of prophecy na against sa practices o sa ginagawa natin ngayon. Dapat tayo mapakumbaba at matuto na sundin kung ano ang hindi pa natin nasunod. Now, first, we agree that the message of Laodicea is applied to us as Seventh-day Adventist Church. Tayo, nung isinulat yon ng ating propetisa, ay isa pa lang. Kaya yung ano na yon ay para po sa atin. Isa pa tayo noon. We were one in the Seventh-day Adventist Church during that time. Now, we agree that the message of Laodicea is applied to us as Seventh-day Adventist Church. Second, in Revelation 3:16, the only promise to the Laodicea, to us, is she will be spewed out. And in volume 6, page 408, the meaning of the spewing out is that Jesus cannot offer up our prayers and He cannot endorse our teachings of His Word. He cannot present our religious exercises. The question is, if Jesus cannot offer up your prayers, cannot endorse your teachings, cannot present your religious exercises, who is the one endorsing your teachings? Who is the one presenting your religious exercises? Napakadelikado po yun. Napakabigat po yun, mga kapatid. Yung mga terminong binitawan na yun. Napakahirap, napakadelikado po yun. Kaya tayo po'y dapat magising. Huwag nating isang tabi ang importanteng bagay, ang eye salves, ang spirit of prophecy, ang mata ng iglesia. Huwag po nating itakwil, huwag po nating talikuran. Dahil manatili po tayong hindi makakita sa sarili nating kalagayan. At kung mangyari yon, tayo po ay isuka ng Diyos. At kung tayo ay naisuka, kahit ano pa natin, ano pang ginagawa natin, kahit umaawit tayo, kahit nagpray tayo ng buong maghapon, eh wala na po, hindi na po yun makakaabot dun sa langit. Dahil Jesus Christ cannot endorse all what we are doing here. What is the only remedy that the Seventh-day Adventist or the Laodicean Church would not be spewed out according to the Bible in Revelation 3:19? Kung basahin po natin, mga kapatid, ang importanteng bagay na dapat gawin para hindi siya maisuka, she must repent. She must repent. As a church, did she repent? So we can say that she will not be spewed out and that Jesus can endorse the teaching of that church? Did she repent or not? Yan ang tanong, mga kapatid. Dahil ang dami kong na-meet na mga kaibigan natin, mga Seventh-day Adventists, sabi nila, yes, this message, this Laodicean message is applicable to us, Seventh-day Adventists. Not to you, but this is applicable to us. Ngunit, sabi niya, nag-repent na po kami. Nag-repent na. Hindi na po kami maisuka dahil nag-repent na. Iyan tanong, totoo pa po, totoo po ba yun na nag-repent na? Eh, basahin po natin ano ang nakita ng propetisa ng Diyos. No, ano ang inihayag, ano ang ipinakita ng Diyos sa tunay na kalagayan ng iglesia. Talaga, totoo bang nagbago at nag-repent na? Mayroon bang true repentance? Now, tingnan natin kung may changes ba talaga. Volume 8, 231. After I received word in regard to excellent meeting of confession and unity that had been held in Battle Creek, I was writing in my diary and was about to record the thankfulness I felt because a change had come. When my hand was arrested
And there came to me the words, write it not. Huwag mong isulat. No change for the better has taken place. Teachings that are turning souls from the truth are being presented as of great worth. Doctrines are being taught that lead into bypath and forbidden path. Work out their unsanctified purposes. Doctrines that, if received, would destroy the dignity and power of God's people, obscuring the life that would otherwise come to them through God's appointed agencies. Meron bang changes? Nag-repent ba? Totoo bang nag-repent? Masabi po natin, mga kapatid, based on this statement, sabi po natin na pati ang ating propetisa sa umpisa ay nadaya po. Nadaya. Maraming sumulat sa kanya mga leaders na sila na po ay nag-repent at ipinakita doon sa meeting sa Battle Creek. Doon sa meeting nila, ayon sa nakasulat, maraming nag-repent, nag-confess sa kanila mga kamalian, mga kasalanan. At ipinakita na sila ay nag-repent na. Ngunit, nang nagsulat na sana sa diary, ang ating propetisa, hinawakan, may naghawak na anghel sa kanyang kamay. At sinabi ng anghel, write it not, huwag mong isulat. Walang pagbabago. No change for the better has taken place. Yan po ang totoo na sinabi ng anghel doon sa ating propetisa. Teachings that are turning souls from the truth are being presented as of great worth. Maraming bisis po dito, mga kapatid, inulit-ulit ng ating propetisa about the doctrines, teachings na hindi po sinunod. Kaya, mga kapatid, delikado po, hindi po nagbago. Wala pong tunay na repentance. Wala pong tunay na changes. Kaya matuloy po yung pagsuka. No? Matuloy ang pagsuka dahil nagpatuloy yung ganyang kalagayan. Now, ano ang nangyari? Ano ang isinulat ng ating propetisa? Dito po, Sister White said in her letter addressed to Elder O. A. Olsen, September 1, 1892. Sabi po dito, the time will come when they will be willing to do anything and everything possible in order to have a chance of hearing the call which they rejected at Minneapolis. Better opportunities will never come. Deeper feelings they will not have. God will not be trifled with. Dagdagan pa natin dito sa unahan. 1 SM 122. Are they converted to God? Are we awake to the work that is going on in the heavenly sanctuary? Or are we waiting for some compelling power to come upon the church before we shall arouse? Are we hoping to see the whole church revive? That time will never come. Yan po ang sinabi ng ating propetisa. Hindi po darating ang panahon na yan. Nagpatuloy ang nakita ng ating propetisa. Ang iglesia ay hindi po nagbago. In terms of doctrines, patuloy po na hindi po sila ayaw pong maniwala sa testimonies of Jesus. At ayaw po nilang sumunod at maniwala sa ating mata ng iglesia. At ang mga doktrina po, yun ang pinaka concern ng ating propetisa na binaliwala po. Yun ay buhay pang ating propetisa, lalo na po nung namatay na po ang ating propetisa. Hanggang sa ngayon, ang dami na pong binagong mga doktrina. Ang dami na pong mga prinsipyo na pinalitan na po. Now, in PM 172, the Lord gave His people evidence that He was calling for reformation. Minds were convicted and hearts were touched, but thorough work was not done. But God was not honored. The testimonies of His Spirit were not heeded. Men did not separate from the practices that were in decided opposition to the principles of truth and righteousness which should ever be maintained in the Lord's work. Nagbago ba? Nagrepent ba? May tunay bang changes? Wala po. Now, ano pong gagawin ng Panginoon? Pag hindi magrepent, pag walang pagbabago, pag hindi nabili yung tatlong bagay, isuka ng Diyos. Iayon po sa mga nakita natin dito mga patunay, sinabi na ating propetisa, ay wala pong tunay na pagbabago. Hindi po talaga nagrepent. Sa umpisa, nadaya po ang ating propetisa.
dahil marami pong nagsulat sa kanya na may changes na, nagrepent na, nagconfess na. Ngunit nang magsulat na sana siya para pagpasalamat, hinawakan ng anghel ang kanyang kamay, write it not. Walang changes, walang tunay na repentance, walang pagbabago na nangyari. Kaya dito mga kapatid, inexplain ng ating propetisa, the Lord gave His people evidence that He was calling for reformation. May mga ebidensya na po na mga nangyari na mga kapatid, nakita ng lahat kung ano ang nangyari sa iglesia. Ngunit, ayon sa nakasulat, ang minds nila ay convicted. Minds were convicted and hearts were touched. Na-touch ang mga puso. Na-convince ang mga isip nila. But thorough work was not done. Yan ang problema. Walang nagawa na tunay na reformasyon, mga kapatid. Now, di natin pwedeng maano ang Panginoon. Now, opposition to the principles of truth. Yan nakita, mga kapatid, na patuloy hanggang sa ngayon. Ang katotohanan ay palaging kinalaban. This would have given them insight to understand the work so essential to be done by them in repentance and confession. But though opportunities were given for confession of sin, for heartfelt repentance, and for a decided reformation, thorough work was not done. Wala talaga. Some felt the influence of the Holy Spirit and responded, but all did not yield to this influence. Ano daw? Yung iba, no? Some felt. Naramdaman lang nila. Na-feel nila. Some felt the influence of the Holy Spirit and responded, but all did not yield to this influence. The minds of some were running in forbidden channels. Had there been on the part of all in the assembly a humbling of heart, there would have been manifested a wonderful blessing. Ngunit wala po. Kaya yan po ang pinakita ng Diyos doon sa ating propetisa. But how little influence this has had to bring humiliation and repentance to God's people have dishonored Him and their hearts have become, ano nangyari sa kanilang mga puso? Tingnan natin mga kapatid. And their hearts. And their hearts have become so unimpressible that even when He speaks in judgment, they make no decided change. Kahit anong ginawa ng Panginoon, sinunog na ang Battle Creek Sanitarium. Sinunog na ang Revion Herald. Ngunit ano po ang nakita? Kahit nakita na yung lahat, pero wala pong decided change. No? Wala talagang naipakita na willingness to reform. In volume 8, 250, who can truthfully say our gold is tried in the fire? Our garments are unspotted by the world. I saw our instructor pointing to the garments of so-called righteousness, stripping them off. He laid bare the defilement beneath. Then he said to me, can you not see how they have pretentiously covered up their defilement and rottenness of characters? How is the faithful city become an harlot? My father's house is made a house of merchandise, a place whence the divine presence and glory have departed. Umalis na po mga kapatid, ang divine presence. Bakit? Nakita po natin dito, mga leaders po, no, ng iglesia po natin, ano ang ginawa, ano ang reaction sa panawagan, sa mga opportunities na binigay ng Diyos. Now, again, gusto ko po itong basahin uli to remind us na the least deviation from the right and principle will lead to separation from God and may end in apostasy. Yan po ay salita ng Diyos. No, sinabi ng ating propetisa. Now, volume 4, 210, if the heart of the work becomes corrupt, no, yung pinakaulo talaga, no, pinaka-highest level of our organization, the whole church in its various branches and interest scattered abroad over the face of the earth suffers in consequence. Ito po ay mag-involve sa buong sanlibutan. Now, the rulers and the leading men were among the first to transgress
And so many of the people were guilty that the apostasy became national. Yan po, pag na-involve na po, mga kapatid, pag wala pong ginawa ang pinakaulo natin, kung hindi siya pa po mismo ang sumali at unang gumawa ng kasalanan, ng changes, ng doctrines and principles, ng teachings sa iglesia, ay magiging nasyonal ito kung ginawa sa nasyonal. Pero pag ang nanguna ay ang sa international po, sa worldwide, ay magiging national, magiging international or worldwide apostasy po, mga kapatid. Ang yan ang problema. Now, in Bible Commentary volume 7, 908, obedience to all the commandments of God is the only true sign of sanctification, and this obedience is the sign of disloyalty and apostasy. Madali lang po natin makita, mga kapatid, kung ang iglesyang yan ay apostasy na o hindi pa. Bakit po? Ayon sa nakasulat dito, pag hindi po yan apostasy, ay naipakita po na obedience, ang church ay obedience to all the commandments of God. Pero pag nakita natin na ang iglesia, ang turo ng iglesia, ang daladalang prinsipyo ng iglesia ay kinakalaban na yung commandments of God. Yung huwag pumatay, pwede nang magpatay, pwede nang aborsyon, pwede nang sumali sa gira, pwede nang magmilitary. Yung huwag magluto tuwing Sabado, huwag labagin yung pang-apat na utos, inalabag na sa pamagitan ng pagluto, no? At saka pinahintulot yan ng iglesia natin. Kaya nagiging problema po yan. At yun, pag nakita po natin yun, yan po ay sign of disloyalty and apostasy. Sulat po yan ng ating propetisa. Now, importanteng-importante po yun na huwag natin kalimutan ang mga bagay na yun. Baka nag-iisip tayo palagi doon sa mga pangako ng Panginoon. Christ Object Lesson 304, because they failed of fulfilling God's purpose, the children of Israel were set aside and God's call was extended to other people. If these two prove unfaithful, will they not in like manner be rejected? Now, mga kapatid, na-reject po ang bayan ng Diyos, ang ancient Israel, dahil hindi po nila pinagpatuloy yung pagsunod sa kalooban ng Diyos. Now, kung tayo ngayon, ay yun din ang ginawa natin. Pag hindi rin natin ipinapakita yung faithfulness, yun din ang mangyari. I-reject din tayo, katulad ng ancient people of God. Ang Early Writings 261, nakasulat dito, mga kapatid, I saw that God has honest children among the nominal Adventists and the fallen churches. And before the plague shall be poured out, ministers and people will be called out from these churches and will gladly receive the truth. Yung kahit anong iglesia na matawag nating fallen churches at saka yung iglesia na kahit nagtawag sa kanilang sarili na Seventh-day Adventist or Adventist, no? Hindi lang ito sa Protestant natin may refer, kung hindi kahit sino na nagtawag na sila ay naghintay sa pagdating ng ating Panginoon. Ngunit, no? Ngunit, hindi talaga sumusunod sa kalooban ng Diyos. Wala ng kumpletong turo. Yan po ay matawag na nominal Adventist. Not only the Protestant during this time. At saka fallen churches, may mga anak po ang Diyos diyan na mga honest. Yun po ay nakasulat. At bago po ibuhos ang pitong salot, bago po ang close of probation, yung mga honest children doon, ay tatawagan po yun, tawagin ng Panginoon. At sila ay masayang tanggapin yung katotohanan, yung presenting katotohanan. But Satan knows this. Alam din niya ni Satanas. And before the loud cry of the third angel is given, he raises an excitement in these religious bodies that those who have rejected the truth may think that God is with them. Kahit hindi na nila nasunod, no, tinapon, tinalikuran nila yung katotohanan. Pero gustong itanim ni Satan sa isip ng mga tao na ang Panginoon, sila pa po ay sinamahan ng Diyos. He hopes to deceive the honest and lead them to think that God is still working with it for the churches. Yan, mga kapatid, ang delikado. Trabaho pala ni Satan yan, na hindi natin makita yung tunay na kalagayan dahil wala tayong mata sa iglesia, hindi natin pinawalaan yung mata ng iglesia, tinakwil natin yung testimonies, yung spirit of prophecy,
Kaya iniisip natin palagi na tayo ay tama, tayo ay tama. Na tulungan pa ni Satan, dayain pa ni Satan yung mga honest doon, na sabihin ni Satan na ang Panginoon ay sinamahan pa tayo ng Panginoon at ang Panginoon ay gumagawa pa sa mga kaiglisyahan natin. At ang prueba po dyan, tayo po ay dumami. Tayo po ay nag-increase in numbers. At saka sa mga simbahan natin, mga buildings natin, mga hospital, sanitariums, dami nating institusyon, lumaki na po tayo. Pinagpala tayo ng Diyos. Pero yan po, mga kapatid, ay nakasulat na po yan dito. But the light will shine, and all who are honest will leave the fallen churches and take their stand with the remnant. Ano daw ang gagawin ng mga honest children of God? Ayon sa nakasulat, sila po talaga ay masayang tanggapin yung katotohanan at sila ay aalis sa mga iglesyang yon, sa Adventist na pangalan na lang, at saka sa mga fallen churches, sila ay aalis at sila ay mag-join doon sa remnant, tinatawag na remnant. They will take their stand with the remnant. Sino po itong remnant? Tingnan po natin, mga kapatid, last book of Sister White, The Prophet and King, 678. God's remnant people standing before the world as reformers. Reformers. Yung mga, yung remnant church of God, yung remnant people of God in the last days. Tinatawag po sila na mga reformador. Doon po i-gather ang lahat ng mga honest children of God. Now, ang manuscript 18, 144. If all had been doers of the word, a great work would have been done for the Master, jealously, faithfully, and untiringly. Light has been given me that if the Lord's people do not strive more earnestly to make the truth of the Word of God more widely known, the Lord will raise up other instruments who, in the spirit of John the Baptist, will do His work. Nakakalungkot po, mga kapatid. But ito po ang nangyari mula pa noon sa Old Testament hanggang sa panahon ng ating Panginoong Hesus at saka doon sa mga iglesia from Ephesus to Laodicea. Pag ayaw na nating sumunod, no? Ayon sa nakasulat dito, pag tayo ay hindi na faithful, alisin po ng Panginoon yung authority at rights na ibinigay niya sa iglesia at ibigay niya doon sa iba. The Lord will raise up other instruments. God will look for other people. Yan po ay malinaw. Ang Great Controversy 615, when God's presence was finally withdrawn from the Jewish nation, the priest and the people knew it not. Di po alam ng mga leaders ng simbahan nang itinakwil na ng Panginoon ang bayan, ang Jewish nation, ang mga pari, mga tao, di nila alam ang kalagayan nila. Though under the control of Satan and swayed by the most horrible and malignant passions, they still regarded themselves as the chosen of God. Kahit si Satanas na po sila inailalim na, no, sa control ni Satan, pero sila pa rin ay ipinagyabang pa rin nila na ang Diyos pa ang nag-guide sa kanila. Sila pa rin ang chosen people of God. Posibleng mangyari din yan sa panahon natin ngayon, mga kapatid. Kaya huwag masyadong kumpiyansa. No, huwag nating pagbiruan. Huwag tayong magbibiro sa pananampalataya natin. Magiging seryoso po tayo at manalangin palagi. Alam ko po, mahal tayong lahat ng Panginoon at mahal rin natin ang Panginoon. Ngunit madelikado maging biktima po tayo, madaya po tayo pag hindi tayo palaging nagpray at hindi tayo nagseryoso. Now, ang last book, mga kapatid, ng ating sulat ng ating propetisa, again, gusto ko pong basahin, 678 ng Prophet and Kings. God's remnant people standing before the world as reformers are to show that the law of God is the foundation of all enduring reform and that the Sabbath of the fourth commandment is to stand as a memorial of creation, a constant reminder of the power of God. In clear, distinct lines, they are to present the necessity of obedience to all the precepts of the Decalogue. Paano po yan? Pagsundin, pag ituro natin kung paano natin mapag-ingatan ang Sabbath, mapabanal ang Sabado, sabihin naman na tayo ay sobrang estrikto. Tayo ay mga panatiko. Tayo ay katulad ng mga parisyo at mga eskriba. Hindi po yun ganun. Sinunod lang po natin ang instruction na binigay ng Panginoon. Paano tayo magiging estrikto doon? Paano po tayo magiging panatiko? Extreme.
kung tayo ay sumunod lang ayon sa instruction na binigay ng Diyos. Pag hindi tayo sumunod, yun mga kapatid, ayon sa nakasulat dito, no? Tayo po ay takwil ng Diyos at maghanap po ang Panginoon ng ibang mga tao, ibang grupo. No? Now, signs of the times, April 22, God had given them His gracious promise that they should become a peculiar treasure unto Him. But on condition, no? Tingnan natin, may condition mga kapatid, on condition of obedience. Pwede tayong i-consider na peculiar treasure ng Panginoon. Peculiar people, chosen people, Seventh-day Adventist, a special people. Pero kung tayo ay nanatili na obedience, yan ang condition mga kapatid. But if they were disobedient, they would reject them and choose another people. Pag nagpakita po tayo mga kapatid na disobedient tayo, ayon po sa nakasulat, tayo po ay reject ng Diyos at maghanap po siya ng another people. Kaya yan ang nangyari sa bayan ng Diyos ngayon. Anong ipinakita? Ipinakita yung disobedience. Sabado, yung Sabbath reform, yung health reform, yung dress reform, yung mga dapat nating i-reform. Ano ang ginawa? Salip na magtulungan tayo? Ano ang ginawa? Kinalaban. Yung mga nagturo ay sinabihan na yan, magsira yan sa inyo. Sirain yung utak ninyo, sirain yung isip ninyo, lasunin kayo. Yan ay gagawa ng kabalaghan dito. Huwag ninyong kausapin yan, huwag ninyong tanggapin, huwag ninyong pakinggan. E paano po tayo ma-reform doon? Now, upward look 131. The Lord Jesus will always have a chosen people to serve Him. When the Jewish people rejected Christ, the Prince of Life, He took from them the kingdom of God and gave it unto the Gentiles. God will continue to work on this principle with every branch of His work. When a church proves unfaithful to the work of the Lord, whatever their position may be, however high and sacred their calling, the Lord can no longer work with them. Malinaw yan mga kapatid. Ang akala natin na samahan tayo ng Diyos. No? Pero paano tayo samahan ng Panginoon kung tayo ay unfaithful? Kung ang buong church na ay nagdala na ng hindi tama na mga turo, paano tayo masamahan ng Diyos? Ayon sa nakasulat dito, the Lord can no longer work with them. Others are then chosen to bear important responsibilities. Kaya nangyari mga kapatid, no, sa iba nating pag-aaral, ulit-ulitin nyo, i-review nyo yun. Ang Panginoon, nung binigyan tayo ng malaking pagsubok, hindi tayo nakapasa, nagpakita tayo ng disobedience, ibinaba natin yung standarte ng Seventh-day Adventist at nag-join tayo doon sa rank of the opposition. Sumali tayo sa kanila, sa digmaan, sa gira, sa military services. Sumali tayo sa paglabag ng pang-apat at pang-anim na utos. Kaya ano ang nangyari? Iniwanan tayo ng Diyos. Naghanap ang Diyos ng ibang mga tao. Kaya nabuo ang tinatawag na International Missionary Society, Seventh-day Adventist Church Reform Movement. Kailan sila nag-umpisa? Yung pag-umpisa nila mga kapatid ay nakahula na po yun. No? Yung iba natin pag-aral, tingnan nyo doon. No, nakahula po yun bago namatay ang ating propetisa. Kaya yung pag-arise ng reform movement, hindi po yun parang tsamba lang. Yun po ay nakahula na. No? Naka-arrange po yun. Dahil ang majority ay niluwer na ang standarte. Kaya sila ay iniwanan, tinakwil, at saka ang Diyos ay nagtawag ng ibang mga tao na handang sumunod. Yan po ang malinaw dito. The Lord can no longer work with them. Others are then chosen to bear important responsibilities. But if this in turn do not purify their lives from every wrong action, if they do not establish pure and holy principles in all their borders, then the Lord will grievously afflict and humble them, and unless they repent, will remove them from their place and make them a reproach. Yan ang malinaw na mangyari kahit pinili pa tayo ng Diyos, kahit tayo pa ang special people of God. Kaya mga kapatid, naway pagpalain tayo ng Diyos at pagpalain din itong mga salitang ating napag-aralan sa oras na ito. At naway, huwag tayong magalit, huwag tayong malungkot mga kapatid,
kung hindi dapat tayo'y magpasalamat na itong mga bagay na ito ay naiupin sa ating mga puso't isipan. Na sana gagawa tayo ng paraan kung paano natin masunod yung kalooban ng Diyos. At anong mga bagay ang dapat nating sundin? Anong mga kautusan, anong mga prinsipyo ang nasira, na pinalitan? Yan ang dapat nating pag-aralan. At gagawin natin, mga kapatid, ang thorough reformation in order that before it will be too late, God will help us that we can prepare ourselves before Jesus Christ will come. We will pray. Dakila at mapagmahal po naming Diyos, sa pamagitan po ng pangalan ng iyong kaisa-isang anak na si Jesus, kami po'y muling nanikluhod at muling nagpapasalamat sa inyo sa pagkakataong ibinigay niyo po sa amin na napag-aralan ang mga bagay na ito, na wag po kaming mayabang sa aming sarili na kami po ay perpekto at wala nang kinakailangan. Kami po ay mayaman at hindi na nangailangan inyong tulong. Tulungan niyo po kami dahil kami po ay marami pong kakulangan. Marami pang bagay na dapat naming malaman. Tulungan niyo po kami, Panginoon, lalo na sa panahon ngayon. Di namin alam kung ano mga pangyayari bukas. Kaya tulungan niyo po kami na magkaroon ng dagdag na kaalaman, makalangit na kaalaman. At tulungan mo rin ang mga tagapakinig na ito po'y magiging pagpapala sa kanila at sa aming lahat. Na ito po'y magtulong bilang tulong sa bawat isa sa amin, na maihanda po namin ang aming sarili para sa araw ng inyong pagdating. Kami po'y handa at handang sumama sa inyo doon sa makalangit na tahanan na inihanda niyo po para sa amin. Maraming salamat sa inyong pagtanggap sa aming mga samot na langin, at ito pong lahat ay aming inasahan na matanggap sa pamagitan ng pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Kapatid, maraming salamat sa pagpakinig, at ako po'y umaasa na pagpalain ng Panginoon ang mga salitang ating napag-aralan, at pagpalain tayong lahat na tayo po ay makahanda sa pagdating ng ating Panginoon. I hope that God will bless us all. This is my wish and prayer in Jesus' name. Amen. Thank you. Bye-bye. God bless you all.